Alright, kamusta po mga kapwa-Filipino? This is Johnny DeBagger once again sa ating YouTube channel, the JDB Comments. At nandito po tayo ngayon sa Wawa Dam. Okay, ito po yung lugar na tinatawag nilang Tondo. Okay, kung mapapansin nyo ngayon, malungkot na naman ang Wawa. Okay, dahil nagdesisyon ang kanilang barangay o ang Department of Tourism nila rito, no, tsaka DNR, yung mga responsible na alam niyo yun, para makaiwas din sa paglala ng o pag-spike ng affected ng COVID-19 dito sa lugar, kaninang madaling araw diniklara nila ang 15 days lockdown dito sa Wawa o Barangay Wawa dito sa may magmula ron sa may dulo na to. Yan, pagpasok pa lang mula sa may 7-11 hanggang papunta rito, naka-lockdown. Written again, and that's for 15 days. Ngayon, ang tanong is, paano yung mga kababayan natin na nag-invest na gumawa na ng mga cottages dito? Diba? Ang ganda ng lugar, sayang. Ang linaw ng tubig, as you can see, kulay green. At then kita yung mga batong, ganda talaga. And then yun ho yung kuweba ng pamitian. Yan, yung meron Japanese doon na medyo mapulan. Tatakpan kasi ng puno eh. Diba? Paano yung mga investment nila rito ngayong nag-lockdown? Pagkatapos nito, wag naman sanang mangyari, after ng lockdown ay tag-ulan na naman. Right? So, dito tayo sa lugar. Kita nyo ngayon, malulungkot yung mga pwesto nila, yung mga tindahan. Dahil paano yung mga namili na ng mga, alam nyo, ng mga produkto, no? Para sa, sa mga local nating turista na pumupunta rito. Diba? Oh, ito tindahan to ni Joe. 'Di ba? Sino ngayon ang bibili ng mga 'to? Uy, gilang hapon. Alright, so halos araw-araw po maraming mga local na turista natin na nagpupuntahan dito dahil talaga namang napakaganda ng lugar. Ayan o. At yung maliit na falls na yun, nako, alam niyo ba, napasok ko na rin yan. Hindi naman kahabaan yan. Masarap ang adventure dito. Lalo na kung marunong kang lumangoy, hindi ka takot sa tubig at sa malalim. Yun. So ngayon, kita niyo po ha. Ito ho mga kawayan na to. Dahil ho nung bagyong Ulysses, ito ho mga ganitong fence. Yan. Dinurog po yan. Ha? Nasira ho ang mga yan. Hindi yan pinalitan. Yan, ayun o. Mga dating nakakabit dito yan. Yung mga fence na yan, nahulog. Kaya ayun, tignan mo, kawayan. Itong parteng to bukas. Diba? Alam nyo, nakakapanghinayang. Ang ganda sana ng lugar. Oo, napakaganda ho. Diba? So sana magkaroon uli ito ng harang dito. Itong parting ito. Yan. Tingnan nyo naman yung tanawin. Shit, ang ganda. Diba? Oo. Oh. Ayun ho, meron ng mga cottages sa ibaba. Diba? So, subukan po nating pumunta doon. Ha? Ano yan? Magkano yan? Kasaba? Duray, liga, dali oh.
10 lang. Walang mga nagpupunta ngayon, ano? Na-lockdown. Eh, bakit nagtinda ka pa? Sige, tag-isa kami. Ha? Ha? Wala, ito labarya eh. Hindi, labarya ng mga bisan. Eh, yan lang. Tama ko na po. Ha? Ito, tama. Eh. Eh, kamayin ko na to. O, eto. Manimiss ko rin to dito bukod sa ano, bukod sa yung suman. Yung suman doon sa tindahan ni ano, ni... Ang pangalan nito? Kain po tayo. So, bababa tayo dyan. Ha? Ayan. Teka, tayo natin itong barya. Oh. Yung bata nangungulit, dagdagan daw yung binili namin. Ah. Right, so bababa muna tayo, ha? Uy, nako. In fairness, ah, mas gumanda yung daanan ngayon dahil na-rearrange yung mga bato. Hindi katulad dati nung bago magkaroon ng bagyang Ulysses. At napakaraming basura dito. Ah, napakaraming kalat nun. Pero ngayon, eh napakalinis. Kaya sana lang sa mga pumupunta rito, huwag nyo namang dalhin yung yan, yung ugali sa bahay. Okay? Magano naman, hunos bili, ika nga. Ay, last sa kababa tayo. So, yung batuhan na yan, ito, yan, eh, ito, napuntahan na namin yun. Kailangan talaga rito, eh, mahilig ka sa adventure. Ah. Tapos, itong dam, naliliguan din po yan. Napakaganda nito, malapit lang sa Metro Manila. Mura lang ang gastos, hindi katulad sa ibang lugar na napakamahal. Okay. Kung hindi lang dahil sa pandemic, shoot na shoot ito. Magkanong ano? Tawin? Lima. May ana ha? Dalawa kami. Ha? Oo. Right, sabi niya, huwag raw namin papatong sa cottage yung dala namin. Okay. Or else, isingilin kami sa cottage. Pang cottage dito, para mga nasa 150. Ganon. Ah. O, diba, maingay lang. Pero alam niyo, para kang, yung ambience, para kang nasa Villa Escudero. And be careful, ito po, madulas itong daanan na to. Yan, so ingat-ingat. And then itong parte na to, eh, malalim to eh. Okay. Ah. Ooh, wow. Alright. So ito, water massage. La, si ate binadala. Ayun.
Alright, so dito ho, medyo ano na, medyo maangge. Mararamdaman mo talaga sa mukha mo yung talsik ng tubig. Ayan o. Tapos doon sa party na yon, pumapasok kami dyan, lalo na pagka hindi, medyo mahina-hina pa rito yung nakas yung ano, current ng tubig. Ayan. And then, kapag ka talagang konti yung tubig, eh inaakyat ho yan. May nakakaakyat dyan dahil may mga... Ano naman mga kapitan. Pero ho, I do not advise that kasi delikado. Alright, so pagpunta rito, just enjoy the water. Pagkatapos ng lockdown, ha? Diba? Alright, so exit na tayo. Akit naman tayo sa ibang lugar. Punta naman tayo sa ibang lugar. Ito. Wala eh. May barya ka? Sampu. Alright, paakit na naman tayo. Okay, so again, ito ho, ang ganda ng lugar, di ba? Panalong panalo. Right, so ito yung bubunuin natin mamaya pag akyat. Yan. Oh, be careful. Hi guys, welcome back. Nice one. Ingat, ingat. Lagi ba kayo rito? Tagal na po kami rito. Hi, vlog. Welcome to my guys. Oh, yun o. Taga rito lang din pala sila banda. Malapit lang sila rito. So, kita nyo naman, sanay na sanay. Alam nyo talaga namang kahit taga rito ka, mawiwili ka kasi yung ganda ng lugar eh. Diba?